Habang naglalakad sila Ruble patungo sa bahay ng manggagamot, ay nagkakausap ito tungkol sa nangyari sa kanya. Wala na po akong mga magulang. Namatay ho pagbalik ko sa aming tahanan. Di ko na po alam ang gagawin ko. Palaboy-laboy na lang ako at walang permanenteng tahanan. Wika ni Ruble habang maiyak-iyak ito. Ganun ba? Oh, siya sige. Doon ka na sa akin manirahan mula ngayon. Wala din naman akong kasama roon. Basta tumulong ka sa mga gawaing bahay, ha? Siya nga pala. Ako nga pala si Nong Jem. Sagot naman sa kanya ng matandang manggagamot. Maraming salamat ho, Nong Jem, sa pagtulong niyo sa akin. Sana maalis na tong karamdaman ko. Nahihirapan na din kasi ako dito eh. Sagot naman ni Ruble. Nang makarating na sila sa bahay ni Nong Jem, ay doon na muna siya pinahiga sa isang silid nito. Nung unang pagpasok ni Ruble sa bahay, ay pansin niyang nahihirapan siyang pumasok rito. Kung hindi pa nagbigay ng pahintulot si Nong Jem na makapasok siya sa bahay, ay hindi talaga giginhawa ang kanyang pakiramdam. Pagpasok niya sa pinto ay parabang nabubulag siya sa mga bagay na naroon. Agad naman itinago yon ni Nong Jem upang hindi siya mahirapan na tumira sa lugar na yon. Kumakain ka ba ng gulay? Tanong ni Nong Jem kay Ruble. Oo, pero sa kalagayan kong to, parang nahihirapan akong kumain ng mga ganyang uri ng pagkain. Sagot naman ni Ruble. Tumawa lang naman ang matanda habang naghahanda ito ng kanilang makakain. Nang matapos na silang makakain, ay nagpahinga na ang mga yon. Unang-unang pagkakataon ito para kay Ruble na makahiga sa maayos na higaan. Kahit hindi siya makatulog noong mga panahong yon, ay pilit niyang nilalabanan ang kanyang pakiramdam upang siya ay makatulog. Pansin din niyang merong nilalang na nasa kaloob-looban ng kanyang katauhan ang nagpupumilit lumabas. Halos napapaungol na lamang si Ruble habang palalim ang gabi. Ang naisip lang gawin ni Ruble noong mga panahong yon ay ang manalangin na sana'y iligtas siya ng Panginoon. Habang pumipikit si Ruble ay marami siyang nakikitang mga pangitain. Hindi niya mawari kung saan ang gagaling ang mga ito, gawa nang hindi siya ang taong naroroon sa lugar na yon. Parang ang kanyang nakikita ay ang memorya ng nilalang na lumason sa kanyang katawan. Hinayaan na lamang ito ni Ruble upang matahimik na ang gabing yun. Nakakahiya din naman kasi sa kumupkop sa kanya kung mag-iingay siya sa loob ng bahay. Sumapit ang umaga at nadatna ni Ruble na nasa labas na ang matanda. Nagkakape yon habang nakaupo. Kape, iho. Alok ng matanda. Agad namang lumapit si Ruble upang magkape. Habang sila ay nagkakape ay panay ang kwentuhan nila tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari kay Ruble. Ayon sa manggagamot na yon, na hindi na mawawala ang sumpang binigay kay Ruble nang nilalang na sumalin sa kanya nito. Ibang-iba din kasi ang uri ng mga maranhig sa mga normal na aswang, kaya napakahirap hanapin ng ugat ng kapangyarihan ni Ruble. Wala itong magagawa kung hindi ang tanggapin niya at matutong kontrolin ang bago niyang katauhan. Kahit na anong mangyari, Ruble, huwag na huwag kang titikim ng laman o dugo ng tao. Sasanayin kita upang hindi ka tuluyang maging kaisa ng mga nilalang na yon. Ito na siguro ang misyon sa akin ng Panginoon dito sa mundo. Wika ng matanda. Tumangulang naman si Ruble, tanda ng pagsasang-ayon. Nasa isip niya rin kasi noong mga oras na yon
Nagagawin niya lahat upang makontrol niya ang nilalang na nasa kanyang kalooban. Siguradong sigurado na siya sa kanyang desisyon. Unang-una, Ruble, kailangan mong matutunan ang pagkontrol sa pangalawa mong katauhan. Kung magagawa mo ito, ay makakaya mong hindi kumain ng tao kahit mamatay ka na sa gutom. Isipin mo palagi na mas malakas ka sa nilalang na nasa loob mo upang hindi ka nito mautusan. Wika ng matanda. Matapos nitong magwika ay nagpakita ito ng dugo at karne kay Ruble. Halos maglaway ng husto si Ruble dahil sa nakita niyang yun. Nung akmang susugod na siya sa matanda, ay bigla niyang naalala ang sinabi nito. Kahit tirik na tirik pa ang araw noong mga oras na yon, ay tila ba hindi ito alintana kay Ruble? Sa bawat gagawin mong desisyon sa buhay, panatilihin mong maging kalmado bago mo isagawa ito upang maiwasan mo ang pagsisisi. Wika ni Nong Jem habang umiikot kay Ruble. Sanayin mo yan, Ruble, at balang araw, ikaw ang magtatanggol sa mga taong nasa paligid mo. Dagdag pa nito. Matapos nitong ipakita ang karne ay ibinalik niya na yon sa lagayan. Si Ruble naman ay hinigop ng hinigop ang kanyang kape upang kahit papaano'y maibsa ng kanyang iniindang matinding gutom. Pangalawa, kailangan mong matutunan ang iyong nasa iisang paniniwala. Ngayon, tatanungin kita. Ano ang paniniwala mo? Wika at tanong ng matanda. Ang paniniwala ko ay puksain ang kumitil ng buhay sa aking mga magulang. Sagot naman ni Ruble. Kung yan ang paniniwala mo, ay sanayin mo ang iyong isipan upang mas lalong tumibay ito. Sagot naman ni Nong Jem. Matapos nitong mag-usap ay nagpatuloy na sila sa pagkain. Merong inihandang mga karne si Nong Jem at mga gulay. Agad din namang kumain si Ruble at doon niya napagtanto na masarap pa din sa kanyang panlasa ang mga karneng naluto na. Pero kahit ganoon yun kasarap, ay merong pa rin siyang pilit na hinahanap na lasa na hindi niya pa natitikman. Pagkatapos nilang kumain ay nagsanay na si Ruble sa aktwal na kombate. Mas maigi ng handa kesa mapasabak sa laban na walang kahit na anong alam. Lumipas ang maraming buwan at nasanay na nga itong si Ruble sa kanyang gawain. Sa loob ng napakahabang buwan ay hindi niya pa rin naranasang tumikim ng laman ng tao. Labis-labis din ang pasasalamat ni Ruble sa kanyang maestro dahil hindi siya nito pinabayaan. Siguro kung hindi ito naging gabay ni Ruble noong mga panahong yun, ay maaaring naging tuluyang isang aswang na itong si Ruble. Isang gabi, nagpaalam si Ruble sa kanyang maestro na maglilibot muna siya sa kabundukan kung saan naroon ang dati nilang bahay. Hindi rin naman siya nito pinagbawalan, gawa nang meron itong tiwala sa kanyang estudyante. Matapos makapagpaalam ni Ruble, ay wala na itong sinayang na oras. Sa pagkakataong ito, kontrolado na niya ang kanyang isa pang katauhang nasa kaloob-looban ng kanyang katawan. Nakakaya niya na rin magpalit ng kaanyuan tuwing malalim na ang gabi. Paglabas ng bahay ni Ruble ay agad itong tumakbo ng napakabilis hanggang sa marating na niya ang isa sa mga bundok na daanan papuntang dating baryo nila. Napakalakas ng apoy sa baryong yon na labis na ikinagulat ni Ruble. Nang tumatakbo na siya pababa, ay merong mga nilalang na humarang sa kanya.
isang grupo ng mga taong hindi normal ang mga pagmumuka. Naliligaw ka ata! Kaninong angkan ka? Tanong ng isa dito. Hindi naman kumibo si Ruble at ang tanging ginagawa nito ay tumitig sa mga nilalang na humarang sa kanya. Nakatitig lang yon habang nanlilisik ang mga mata nito. Paunti-unti na ring humahaba ang mga nagsisiitimang kuko ni Ruble habang nakatayo ito at hindi gumagalaw. Agad yung kumuha ng pangtakip sa kanyang tenga at agad itong nag-usal kontra aswang. Natutunan na kasing gamitin ni Ruble ang kakayahan ng kanyang maestro kontra sa mga aswang. Nasanay na rin ang kanyang mga bibig sa sakit na hatid ng mga katagang kanyang binibitawan sa bawat pag-uusal nito. Halos hindi makagalaw ang mga aswang na yon nang pinakawalan niya ang tigal pong inipon niya sa kanyang mga kamay. Unang aswang kayo sa listahan, wika ni Ruble. Sino ka? Paano mo nagagawa to? Tanong ng aswang habang nahihirapan. Di kasi kayang maigalaw ng mga aswang na yon ang kahit hibla ng kanilang buhok dahil sa lakas ng tigal pong binitawan ni Ruble. Sa pagkakaalala niya, ay nasa 8 ang bilang ng mga yon. Nang hindi na makagalaw ang mga ito, ay wala na siyang ibang maisip na paraan kung hindi ang kitilan ito ng mga buhay. Agad siyang kumuha ng kawayan at isinaksak niya yon sa lupa habang nag-uusal. Matapos nitong mag-usal ay sinugod niya ang mga ito at ginilitan ng leeg. Unti-unti din namang humandusay ang mga yon sa damuhan na wala ng buhay. Animoy isang lasong sandata ang ginamit doon ni Ruble dahil sa kitang-kita niya ang mga ugat nito na nangingitim dahil sa sumpang inilagay niya sa kanyang hawak na kawayan. Ayon din kasi sa maestro niya na ang kawayan ay isa sa pinakamalakas na armas kontra aswang. Kung alam mo ang uusalin para lalong mapaunlad ang gamit mo. Yun ang pinanghawakan ni Ruble upang mas madali niyang magapi ang kanyang kalaban. Nang napatay na niya ang mga aswang na yon, ay tinahak na niyang muli ang daan patungo sa baryong dati niyang naging tirahan. Sinugod niya muli ang mga maranhig doon at naabutan niyang nagkakatay na naman ang mga ito. Ang karamihan sa mga biktima nito ay mga babae. Saksi din si Ruble noong mga panahong yon sa mga pagpugot ng ulo ng mga buhay na tao. Nang makita niya ang nakatambak na mga bangkay, ay labis-labis na naman ang pagtulo ng kanyang laway. Pero kahit ganon ang kanyang nararamdaman, ay mas angat pa rin ang kanyang wisyo laban sa nilalang na nasa kanyang kalooban. Tingnan mo nga naman, ang batang maranhig na sinalina ni Alberto ay nandito na naman. Wika ng katabi ng pinuno sa baryong yon. Napakarami din kasing tao sa baryong yon ayon kay Ruble. Agad niyang nalaman ang pinuno sa lugar na yon. Gawa nang nakaupo ang mga ito sa unahan ng mga kawa. Ang mga maranhig naman na nasasakupan ng kapangyarihan nito ay nasa gilid lamang ng kawa habang nanonood ng pagluto sa kanilang pagkain. Nakagawian na kasi ng mga maranhig na lutuin ang kanilang biktima sa tuwing may nagaganap na okasyon sa kanilang lugar. Pero kapag wala naman ay kinakain nila ang mga tao na parabang isang mga hayop. Ginigilitan nila ito ng leeg upang masipsip ang mga dugo nito
at ang iba naman ay kinakagat ang leeg ng kanilang biktima hanggang sa tuluyang matanggal ang puwak nito. Kapag hindi pa nakokontento ang mga maranhig, ay binibiyak nila ang dibdib ng biktima hanggang sa maubos nila ang laman loob nito. Jesus Cruz Novis Cruz, Suprendido Jesus de Cristo, Salvame Domine, Impactui! Usal ni Ruble. Nagulat ang mga maranhig nang marinig nila ang pag-uusal ni Ruble noong mga panahong yun. Umalis ka na dito! Huwag mo kaming punuin! Sigaw ng pinuno. Ngumisi lang naman si Ruble at umalis. Nais niya lamang sindakin ang mga maranhig upang maisip nilang hindi na siya ang dati nilang kakilala. Darating ang panahon na uubusin ko ang lahi ninyo! Wika ni Ruble habang siya'y tumatakbo. Nang makabalik na si Ruble sa kanilang tahanan, ay dumiretso na ito sa kanyang silid. Pagpasok niya sa pinto ay nakita niya ang kanyang maestro na nagdarasal sa kanilang altar. Nang makita niya ito ay agad siyang napatakbo sa kadahilan ng napakabigat ng pakiramdam dito ni Ruble. Kahit nasasanay na siya sa mga usal ng Panginoon, ay hindi niya pa rin matatakasan ang pagiging isang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kinaumagahan ay nagpatuloy pa rin sa pag-eensayo itong si Ruble. Maraming mga nagpapagamot sa kanyang maestro noong mga panahong yon. Kaya doon muna siya sa likod ng kanilang bahay, nagpatuloy ng kanyang pagsasanay. Habang nagsasanay itong si Ruble, ay meron siyang naramdamang kakaiba. Agad niyang tinungo ang entradang pinto ng kanilang bahay upang magmasid. Pagdating niya rito, ay may nakita siyang tatlong nakatambay na lalaki di kalayuan sa kanilang tahanan. Animoy meron itong hinihintay na nagpapagamot sa bahay ng kanyang maestro. Tinititigan niya ang mga yon at doon niya napagtanto na mga uri ng aswang ang mga ito. Ayon kasi kay Ruble, na madali na lang para sa kanilang malaman ang mga kauri nila. Kahit napakalakas ng pagbabalat kayo nito, ay hindi pa rin yon uubra kung isang aswang din ang titingin sa mga ito. Habang tumatagal ang pagtitig dito ni Ruble, yung itsura ng tatlo ay paiba ng paiba. Paglabas ng isang dalagang buntis, ay agad namang sumunod ang mga ito. Walang magagawa si Ruble kung hindi ang sundan din ang buntis na yon. Hindi sa nahuhumaling siya sa amoy, bagkus ay nais niyang tingnan kung ligtas ba ang babaeng yon. Nang makarating na ito sa kanilang bahay, ay tumigil din ang mga lalaki. Nilapitan ito ni Ruble at tinanong kung ano ang kailangan nito sa dalagang yon. Huwag niyo nang naisin ang dalagang yan. Nasa proteksyon niya ng maestro ko. Pagbabanta ni Ruble. Ano bang pakialam mo? Gusto mo bang makihati? Sagot ng isa sa mga lalaki. Habang nagtatalo ang mga ito ay biglang dumating ang maestro ni Ruble. Agad namang napaatras ang mga nilalang na yon dahil sa takot nila dito. Nagkakarga kasi ng puder at bakod si Nong Jem nung papalapit na ito sa kanila. Iwasan mong makipagtalo, Ruble. Kung nais mong tulungan ang babaeng yon, ay gawin mo. Wika ni Nong Jem. Opo, Nong Jem. Balik na po tayo sa bahay. Sagot naman ni Ruble. Sumapit ang gabi at doon na nga nag-cross ang landas nung apat. Habang papalapit pa lamang ang mga yon ng 10 oras ng gabi sa bahay ng dalaga,
ay sinunggaban agad yon ni Ruble. Ha! Maranhig ka? Tanong ng isa dito. Hindi naman ito pinansin ni Ruble at pinagpatuloy niya lamang ang pakikipaglaban sa mga ito. Halos naghihirap na ang mga yon dahil sa lakas at galing ni Ruble sa pakikipaglaban. Walang kahirap-hirap ang mga yon. Para sa kanya, naibalibag sa lupa. Nang hindi na makatiis ang mga ito, ay biglang nagbago ang kaanyuan ito. Naging isang ganap na itong aswang na merong mga malalapad na pakpak. Nanlilisik din ang mga mata nito at merong napakaraming buhok sa katawan. Nang makita ito ng dalawa niya pang kasama, ay nagbago na rin ito ng mga kaanyuan. Habang nagbabago ang dalawa ay sinasabayan din yon ni Ruble. Nagulat ang mga aswang na yon nang makita ang totoong anyo ni Ruble. Binalot sila ng takot dahil sa alam nilang mas malakas ng di hamak si Ruble sa kanilang tatlo. Ang itsura ni Ruble sa kanyang kaanyuan bilang ganap na maranhig ay meron itong nagsisitalasang mga ngipin at merong mga nakalabas sa kanyang katawan na mga kalamnan. Butot balat din ang katawan nito, pero makikita mo dito ang likse at bilis. Nakakaya din ni Rubleng baliin ang kanyang mga butong nagdudugtungan upang gamiting armas laban sa mga kalaban. Meron din itong napakakonting mga buhok sa ulo at lubog na lubog ang mga mata. Kahit natatakot ang tatlong aswang na yon, ay sumugod pa rin ang mga ito. Pagsugod nila dito kay Ruble, ay hindi nila yon kayang tamaan sa mga pag-atake nila. Napakalikse ng pangangatawan nito na parabang hangin dahil sa sobrang bilis. Pagsugod ng isang aswang sa himpapawid ay kasabay naman ang pag-usal ni Ruble. Adiramtum et egum partizum, mederatum egozumpo! Sabay tutok ng kanyang kamay sa lumilipad na aswang. Agad namang bumulusok sa lupa ang aswang na yon sa hindi malamang dahilan. Animoy na paralisa ang buong katawan nito dahil sa lakas ng binitawang usal ni Ruble. Doon ay pumasok sa isipan ni Ruble ang mga pangaral sa kanya ng kanyang maestro. Alam mo, Ruble, hindi namimili ang Diyos ng kanyang mga tagasunod. Kahit nasa panig ka na ng kaliwa, kung ikaw ay matapat sa kanya, ay ililigtas ka nito ng walang pag-aalinlangan. Palagi mo nawang isipin na sa bawat pagbigkas mo ng iyong uusalin ay ang pagsapuso kay Kristo na ating tagapagligtas. Wika ni Manong Jem. Nang naalala ito ni Ruble ay doon niya naunawaan na hindi pa siya tuluyang tinalikuran ng ating ama. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban niya sa dalawa hanggang sa pumakawala na naman ito ng usal laban sa mga nilalang. Ang isang natakot kay Ruble ay agad nang sumibat at iniwan ang dalawa niyang kasama. Agad namang naghanap si Ruble ng itim na talaba at abo. Ang nakita niya lamang noong mga panahong yon ay abo sa kalan. Kinuha niya ito habang merong inilalagay na usal sa mga yon. Pagbalik niya sa mga aswang ay ibinuhos niya ito habang merong inuusal. Matapos nitong magawa ang lahat ng yon, ay tinanggal na niya ang mga tigalpong ibinato niya rito. Naway maging masaya kayo sa nalalabing araw ng inyong mga buhay! Sigaw ni Ruble sa mga aswang na kanyang nakalaban. Nang matapos na ang lahat, bumalik na si Ruble sa kanilang bahay. Nadatnan niya na naman ang kanyang maestro na nagdarasal
Kaya ang ginawa niya ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto upang matulog. Sinasanay niya kasi ang kanyang sarili na matulog sa oras ng gabi upang kahit papaano'y maging normal ang tingin niya sa kanyang sarili. Di rin ito nakakalimot magbigay pasasalamat sa Panginoon kahit sa bawat pagsambit nito sa mga kataga ng Diyos ay ang pagsakit ng kanyang mga bibig na parabang nagbabaga. Nasasanay na sa ganitong pakiramdam si Ruble. Pero kahit na ganun, ay patuloy pa rin ang kanyang pananampalataya sa Panginoon kahit siya ay isang ganap ng maranhig. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin eh. Pero ang galing nito, no? Parang baliktarin lang natin. Kasi kung hindi nyo na itatanong o kung hindi ninyo alam, merong mga antingero na gumagamit din ng kaliwang dasal para makatulong sa kapwa. May mga kakilala akong antingero na halos lamang na yung kaliwa nilang gamit na dasal kaysa sa kanan para makatulong. Malakas din naman yung mga gamit na kaliwa, lalo na sa mga pampaparusa. Pero kasi may kapalit yun eh. Ito naman kay... Tung kay Ruble naman, kabaliktara naman. Nasa kaliwang panig na siya pero hindi niya ginusto yun. Tapos gumagamit siya ng mga aral sa kanan. Ganda, napakalupit ng twist. Pero alam ko marami pa tayong hihintayin sa serye na to. Kaya yun lang. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Salamat.